Numero sa panaginip. Kapag ikaw ay nanaginip ng mga numero at hanggang sa pagising mo ay tanda mo pa ang mga ito, pag ikaw ay mahilig sa sugal, tayaan mo na ang mga ito. Malaki ang posibilidad na lalabas ang mga numerong nakikita mo sa iyong panaginip, ngunit huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Dumi sa panaginip. Kapag ikaw ay nanaginip ng dumi, mapadumi man ng tao o hayop, ito ay sinyalis na may perang darating sa iyo na hindi mo inaasahan. Ito ay susurprisa sa iyo. Kapag naman sa iyong panaginip ay nakabalot sa iyo ang mga dumi, nagpapahiwatig ito ng good luck at fortune. Ito ay nagsasabi na magbubunga ang paghihirap mo at maraming magandang bagay ang paparating sa iyo. Isda sa panaginip. Kapag nanaginip ka ng mga isda, lalong-lalo na kung sa panaginip mo ay nakahuli ka ng maraming isda, ay may pirang darating sa iyo na bunga ng iyong pinaghirapan. Ayon sa panaginip, magkakaroon din ng himala sa buhay mo dahil sa mga isda na nakita mo sa iyong panaginip. Kaya kung dumaranas ka ngayon ng kahirapan, ikaw ay makakaligtas sa paghihirap na ang ibig sabihin, hindi ka na mapapabilang sa mga taong mahirap ang buhay. Palaka sa panaginip. Ang palaka ay sumisimbolo sa love, blessings, prosperity, rebirth, at minsan ay sa spiritual and emotional transformation. Ang palaka ay simbolo ng magandang pagbabago. Sa aspitong psychological, ang palaka ay indikasyon ng isang hindi inasahang pagbabago, tulad halimbawa ng bagong adisyon at miyembro ng pamilya. Kung ang palaka ay tumatalon-talon, ito ay karaniwang itinuturing na maghahatid ng saya sa dreamer. Tubig sa panaginip. Kung nakakakita ka ng ilog sa mga panaginip mo, nagpapakita yan ng mapayapa ang buhay mo at nakakasabay ka sa pagbabago gaya ng ilog na tuloy-tuloy lang ang agos. Kung kulay at pakiramdam naman ang pag-uusapan, iba-iba din ang interpretasyon. Kapag matining at malinaw ang tubig, maginhawa ang pakiramdam mo at naaliw ka sa payapang kaugnayan mo sa iba. Sinasabi din yan na may maganda kang relasyon sa mga kasama mo sa panaginip mo na yon. Kung nanaginip ka naman ng pula o kumukulong tubig, baka may galit ka o hinanakit sa puso mo, umaaring sa kasama mo sa panaginip na iyon. Kung makulay naman ang tubig sa panaginip mo gaya ng dilaw o berde, na-enjoy mo ang buhay mo at talagang masaya ka. Kung lumalangoy ka naman, ibig sabihin yan may bagong destinasyon o plano ka na pupuntahan. Baka mag-aaral ka ulit, mag-aasawa, o papasok sa bagong trabaho. Kabayo sa panaginip. Kung nanaginip ka ng isang kabayo, lalo pag kulay brown ito, nangangahulugan na may pirang darating sa'yo na galing sa iyong kaibigan o kamag-anak. Ito ay tulong para sa'yo o sa iyong pamilya. Kung sa panaginip mo naman ay maamo ang mukha ng kabayo, lalo pag kulay brown ang mga ito, ibig sabihin makukuha mo ang material na bagay na gusto mo. Kung puting kabayo, isang tao ang magbibigay sa'yo ng bagay na gusto mo. Nangangahulugan din ito na suswertihin ka sa mga transaksyong pinasok o sa sugal. Maraming oportunidad na pagkakapirahan ang darating sa'yo. Punong kahoy sa panaginip. Kapag ang punong kahoy sa panaginip mo ay malago, maganda at maraming bunga, ito ay tanda na sa lahat ng ginawa mo sa kasalukuyan, tiyak na suswertihin ka. Hindi lang sa material na bagay, sa propesyon o kung ano paman ang pinagkakaabalahan mo sa ngayon. Bagkus ang puno na maganda, maraming dahon, may bulaklak at mga bunga ay tanda rin ng isang masaya, pag-ibig at pag-aasawa na hantong sa isang maligaya at masayang pamilya.
Kapag apol o mansanas ang napanaginipan mo, lalo kung punong-puno ito ng bunga, ito ay tanda ng kasaganaan at pagyaman. Habang kung ikaw ay isang babae, maligayang pag-ibig at pagkakaroon ng isang matalino at mabait na anak na ikararangal ng inyong pamilya ang ibig sabihin ng mansanas sa panaginip. Aso sa panaginip. Ang aso sa panaginip ay may magandang pinapahiwatig. Kung sa iyong panaginip ay natutuwa ang aso, sumasalubong at kinakawag pa ang buntot, nangangahulugan itong makadarama ka ng kakaibang ligaya mula sa isang kaibigan, makakadaupang palad mo sa susunod na mga araw. Kung ikaw naman ay isang ginang ng tahanan na wala pang baby, tapos nakapanaginip ka ng mga cute na tuta o magaganda at matatabang mga puppies, ito ay nagbabadya na sa susunod na mga buwan kung sa panahong nanaginip ay pananayin ang pagkikipagtalik sa iyong asawa, maaaring mabuntis at magkaanak ka ng malusog at mabait na lalaking sanggol. Dahil ang aso ay itinuturing na man's best friend sa pangkalahatan kung ito ay iyong mapapanaginipan, mapalad ka. Dahil ang aso sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na sa kasalukuyan ikaw ay napaliligiran ng mga tapat at mabubuting kaibigan. Sapatos sa panaginip. Ang panaginip kung saan may mga puting sapatos ay nagsasabi na ang nagmamay-ari ay umaayon ayon sa plano at sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga hangarin ay matupad. Para sa may asawa na mga kababaihan, ang isang panaginip ay nangangako ng isang pulong sa unang pag-ibig o muling pagsilang ng matagal na damdamin. Ang isang panaginip kung saan nakasuot ka ng birding sapatos ayon sa pangarap na aklat, ang mga pangako sa katotohanan na isang matatag na posisyon sa pananalapi. Ang pagsusuot ng sapatos ng kulay na ito sa panaginip ay nagbabanta sa isang seryosong banta sa pananalapi. Ibig sabihin malapit nang maging kapaki-pakinabang na pakikipagtulungan sa isang tao mula sa mataas na lipunan at makalipas ang ilang sandali ay magdadala ng malaking kita at benepisyo. Bigas sa panaginip. Ang bigas sa panaginip ay simbolo ng kasaganaan. Sinasabing isa sa pinakamapalad na panaginip ang mga butil, sa particular ang bigas o ang trigo, sapagkat ito ay nagpapahayag ng kasaganaan. At hindi lang iyon, sinasabi ding basta nagsikap ka lang sa buhay, ibig sabihin ay nagsipag ka, siguradong yayaman ka at hindi lang yayaman, iririspeto ka pa ng lipunan o komunidad na iyong kinabibilangan at sa iyong pagtanda, magkakaroon ka ng maraming pagkilala at mga karangalan. Sa mga magsasaka at mga negosyante, ang panaginip na bigas ay nagpapahiwatig ng masaganang ani. Ito ay tanda rin ng maraming kita at duble-dubling tubo ang darating sa susunod na mga araw.